taong 2004, 5 piso. Teka, tama ba yung Tagalog ko? Inggisin na lang natin. Year 2014 guys, 5 piso BSP series coins. Ayan, alam niyo isa dito ay masasabi kong jackpot coin naman. Swerte guys, no? At nakakilatis yan, nahuli natin. At tinignan ko, at sa aking pagtingin hard to find ito. At dapat nyo rin po itong malaman para inyong mahunting. What's up guys, welcome back. Kumusta na po ang ating pangongoleksyon, ating pag-hunting. Bago na tayo magtuloy-tuloy muli, huwag kakalimutan mag-subscribe at paki-on ang notification bell at mag-join po kayo sa ating membership, no? Ayan, so end at namista tayo ngayon muna guys, no? Tulad ng ating laging ginagawa, bago natin pakita ang ating mga coins, mag-update muna tayo dito sa endatnamista.com 5 piso. Ayan ang examples. At sino ba ang member na dyan dito sa Namista? Mas maganda guys kung member kayo nito. Magpa-member na din kayo dito, no? 5 piso guys, years 1995 to year 2017. At konting review lang ulit para tayo ay mahimasmasan, ano? Ubers! Pag sinabing ubers guys, ha? Andyan ang ulo. Kahit 10 barya yan. Piso, 5 piso, 10 piso, 20 pesos. Pag sinabing ubers, andyan ang ulo. Ubers! Ang harapan, kasi maraming nalilito raw. May nagsasabi sa piso iba raw ang ubers at rebers. Hindi po, mali po yun. Isa lang po yan, pag sinabing ubers, ulo po yan. At pag sinabing rebers, likod. Diba? Simple lang naman eh. 1 plus 1 equals 2. Rebers, andyan yung cogwheel. Andyan yung year, yung legend na 1993. Yan, no, Bangko Sentral ng Pilipinas. At yung cogwheel, diba? At itong 5 piso na ito ay may die 1, 2, and 3. At tinatawag ding reverse 1, 2, entry, sapagkat reverse, nandiyan ang cogwheel, di ba? So, didiretso tayo sa year 2014. At mamaya, siyempre masasaksihan nyo yung 2014 na sinasabi kong hard to find na. So, very exciting naman itong content natin. Kaya tuloy-tuloy nyo na guys, tapusin nyo hanggang dulo. Para sa inyo rin po ang lahat ng ating ginagawa mga content. Sa lahat ng mga nag-collect, ng mga baguhan, ng mga katulad nating small timer na coin collector. Matatawag na rin po kayo mga numismatis, di ba? Numismatic. Kasi ikaw nag-aral ng tungkol sa barya, ang tawag ko dyan ay numismatis, di ba? Alright, 2014 guys, BSP 8%, Ubers 3. Ayan, so Ubers 3, sumunod sa 2014, siyempre 2015, 2016, no? Bakit ko sinasabi yan? Ibig sabihin 2014, 15 na agad, walang ibang variation na meron sa kasalukuyan itong 2014. Ubers 3, tawag nila Ubers 3, no? Pero reverse 3 po yan. Pwede na rin natin sabihin na Ubers 3 na may reverse 3. No? Pwedeng ganun din. Pero madali nyo naman ding maiintindihan na yan. Pag sinabing Ubers 3, baliktarin ninyo yung barya at doon nyo makikita sa kanyang likuran yung sinasabing 3 na yan. Pag sinabi kasing 3, guys, yun po yung matataas ang ipin ng cogwheel, large script siya. Large script. Kasama na dyan yung Bangko Sentral ng Pilipinas at yung year na 1993, malalapad siya. At halos nakadikit na doon sa may bilog sa gitna, yung tinatawag nilang inner circle. Ayan guys, at sa very fine condition at extra fine, meron na po silang value dito eh. Guys, no, meron silang presyong binibigay sa 2014 na napaka-common lang nito. Diba? Marami na makikita ang 2014 eh. Makukuha natin sa mga sukli. Kahit tayo ay mag-effort, magpapalit sa mga suki nating papalitan sa gasoline station, sa mga groceries. Diba? At makakakuha kayo ng mga 2014 BSP series coins na Ubers 3 nga. Diba? Akin nga, meron tayo niya iilan na kahit paano maganda yung kondisyon. Diba? Nakita nyo sa intro. Diba? Hindi ko pa nadadagdagan yan. At kailangan ko magdagdag kasi meron tayo na tuklasan na meron palang hard to find or rare dito sa 2014. Kaya syempre tuloy-tuloy ang ating pag
pagkikilatis once na meron tayong mahahawakang barya ng sa ganun, meron tayong mai-share sa inyo kasi marami po tayong taga-subaybay ngayon na umaabot na po sa 30,000 na subscriber, mahigit, no? At maraming salamat po sa inyo sa patuloy. So ito yung ating 2014, guys. Ito yung Uber Street na tinatawag, no? Uber Street na mayroong reverse tree. Pagkaitin ako, sige, pag sinabing Uber Street, yun po yung portrait ni Jose Rizal, ay ni Emilio Aguinaldo. I'm sorry, ni Emilio Aguinaldo, ay detalyado ang buhok niya doon, no? Diba? So ayan, no? Tignan po ninyo yung reverse. Ayan, na reverse kasi itong ating magiging ipupunto di vista, reverse tree, guys. So close up natin ang bahagya. Ito yung common. So large script siya. Lahat ng burst tree o reverse tree, eh ganyan po ang itsura, guys. At itong isang binukod natin na nasa kanan, at yan ay ating ipakikita na sa inyo. Gagamitan lang natin ang bahagyang konting supersonic zoom, no? Tagal natin hindi gagamit yung ating alien technology. Ayan, so ito. Yan, ito yung dalawa, no? Left and right. Left common, nasa kanan ay yung hard to find na 2014 na aking sinasabi, guys. Alam nyo, pag tayo nakakahanap ng mga ganito, siyempre nakakatuwa. Diba, minsan nag-i-effort ka, wala kang makita, tapos minsan inaasahan mo, hindi mo inaasahan, bigla kang makakakuha ng mga katulad nito. Tignan nyo lang, guys, i-focus nyo yung inyong paningin doon sa year na 1993. So ito, tingnan natin yung mga angulo. Unahin natin to sa left na common. 1993, River Street to. Ang appearance yan, yung 1993, halos nakadikit na. May space pa siya ng konti, no? Halos nakadikit na sa may inner circle. At itong ating nasa kanan ay dikit na siya. Tingnan nyo. 1993, ha? Ulitin natin. Hanapan natin ng magandang angulo. Pero mapapansin nyo naman na, guys, yung 1993 na common, may space pa ng konti na hindi pa siya nakadikit sa may inner circle. Ayun, no? Tingnan nyo sa left, pagdating dito sa may kanan, ay dikit na nga siya. Sabihin na natin dikit na. Kasi iba naman yung sa nakadikit, sa hindi, di ba? Tingnan nyo mabuti. Ayan. Continuous video po yan kasi ayoko na po masyado mag-edit para fair ang inyong pagkikilatis. Alright, guys, so magbibigay pa tayo ng mga isang minuto para makilatis natin ang gusto ito kasi yung iba, yung mga bago, siyempre malilito pa yan sila. So kailangan natin ng matinding zoom ito. Ayan, ulit, yung nasa left common, yung nasa kanan, yung hard to find, yung 1993, guys, ng hard to find dyan, yung nasa kanan ay dikit na halos sa kanyang inner circle at may kakapalan ang mga script nito, eh. So, meron pang iba dyan na may tinatawag silang golden mold na tinatawag. Sa 2012, alam ko merong ganun, no? At ito naman sa akin, tawag ko kasi dito ay mga extra large script kasi reverse tree ang mga ito. At meron din kasi yung tinatawag na extra thick doon sa reverse one, di ba? Meron tayong content nakaraan dyan. Extra thick naman yung kanyang script. At ito naman, extra large. Kaya, extra large and extra thick na rin siya. Kasi nga, tingnan ninyo yung inner circle, mas makapal naman compare dito sa left na common. Di ba, guys? At yung kulay, meron din silang pagkakaiba, eh. Di ba? So, mag-iwan din kayo ng komento ninyo, guys, kung ano sa tingin ninyo. Hayaan din natin na magbigay kayo ng mga opinion dito, eh. Kasama po kayo dito, syempre. At malayang malaya po kayo makakapag-komento. Ayan, basta huwag kalilimutan, be respectful lang sa mga komento natin. Kasi pag hindi po maganda ang comment, ako po mismo nag-aalis niyan. Kasi sumusunod po tayo sa policy ni Lolo. So ayan, guys, nakita na natin. So konting zoom pa. Ayan, kitang-kita naman po ang pagkakaiba. Hindi po natin gawa-gawa yan. At mismong barya na yun nagsasabi. So ito po ang kabuuan ng ating content, guys. So maraming salamat. Until next time po, huwag kalilimutang mag-subscribe at iyon ang bell. So God bless you all. Out na po tayo.